Panahon na naman ng rambutan mga kaibigan. Ang season kasi ng rambutan dito sa Pilipinas ay mula August hanggang October. Pero ano nga ba ang rambutan? Ayon sa Wikipedia, ang rambutan ay medium-sized na tropical tree. Ito ay native sa Southeast Asia. Related siya sa mga tropical fruits na lychee, longan, pulusan, at mamonsilyo. Alam mo bang ang rambutan ay lumalaki hanggang 80 talampakan o 27 metro? Karaniwang tumutubo ito sa mga bansang tropical. Nagtatagal ang buhay nito mula 15 hanggang 20 years. Ang rambutan ay galing sa salitang malay na tumutukoy sa buhok. Ito ay dahil ang bunga ng rambutan ay parang may buhok na red at green. Ang itsura nito ay laging inihahan tulad sa sea urchin. Matamis, masarap at masustansyang rambutan. Makakatulong ito sa pagbabawas ng timbang at mas maayos na digestion. Ang laman ng bunga ng rambutan ay safe for human consumption. Sa kabilang banda naman, ang balat at buto nito ay dinakakain. Dito sa Pilipinas, naglipa na nang nagtatanim ng rambutan. Marami na sa mga kababayan natin ang nahuhumaling sa pagtatanim ng prutas na ito. Bukod pa kasi sa matamis at masarap ang bungang ito, pwede ka rin magkaroon ng maraming income kasi maganda at mataas ang presyo nito sa merkado. Na-excite at natuwa nga ako nang minsan ay nag-post ang aking pinsan na si Kuya Jun ng napakaraming bunga ng kanilang rambutan sa harap ng kanilang bahay. Si Kuya Jun ay taga Ilagan City dito sa Isabela. Tara, bisitahin natin ang kanilang tahanan at makibalita. Pasok na tayo! Yan, umaakyat ako sa kanilang malaking bahay. Ayun, oh, yun ang sabag mo. Yun siya, oh. Ay, ate. Ay, talaga, pulo. Ay, apay nga, nag-blurred. Apay, ano na naman. Mas naman, one daw, ayan. Masarap din palang mag-harvest ng rambutan, lalong-lalo na kung hindi mismo yung puno ang aakyatin mo. Dito kasi mga guys, ang inakyat namin ay yung bahay nila. Kakaibang experience, iba? Bongga! Ang dami talagang bunga ng kanilang rambutan. Para na itong Christmas tree sa dami ng bunga nito. Kahit mag-isang puno ng rambutan ito sa kanilang bakuran, sulit na sulit. Pagkatapos naming mag-harvest, nag-usap-usap muna kami at nagkwentuhan. Nagmamayat ni Dad. Sino ka duha yung dali open? Bati dati. Darumrumor again. Anak, nag-ano ba kayo kay Matos? Tuha. Ang gaganda ng mga collection ni Ate Lisa ng mga halaman. Para sa kanya, ang kanyang mga halaman ay pampatanggal ng stress. Nagmayat. Ay ano, ang dami nilang tanim. Ang gandang tingnan. Napakaliwala sa paningin. Napasarap kami ng kwentuhan, guys. Ang dami naming pinag-usapan. Siyempre, nakasali sa aming usapan ang trending na issue ngayon. Yung pandemic. Ang tanong ko kay Ate Lisa, paano yung mga may high blood, may diabetes, at may iba't ibang uri ng sakit? Ang sagot niya naman, tayo nga dapat yung mga first priority. Diba tayo yung dahil tayo may comorbidities. Tayo yung mga mahihina ang resistensya, kaya tayo yung binapakunahan. Ay, matagda ulit! Nilelecturean na kami, kaya dapat magpabakuna na daw tayo. Si Ate Lisa ay isa sa mga bayani nating frontliners. Ngayon na lang, kumain ka lang ng rambutan. Oh, parang COVID. Okay na. Oo nga. Ito yung parang COVID. Si COVID, kakainin mo para mamatay. Kaya kinakain ko na. Nung, mano nga taon bago, di ba, nagmula ka tapos, mano nga taon bago nagmula? Yung itong rambutan. Yung rambutan nila, guys, ang tinatanong ko. Nasa 10 years siguro, mula nung nabagyo, tapos naputol, yun, matagal na yung bumunga. Ngayon lang na naman? Oo, yung unang bunga na is 6 or 8. Nakain
taon bago na no, no. Bunga lang, na piraso. Ang bunga. Ay, ang bunga. No, noong una, unang bunga niya. Walong piraso. Walong, anong or walong piraso. Pero kuya, saan ka nag-umpisa? Sa buto? Yung butong pinalim? Pinili ko sa palengke yung buto. Yung itong rambutan. Tapos yung buto fresh, niya. Fresh na rambutan. Tinanim ko sa paso. Oh, so may pag-asa pala yung mga pinapagkainan natin ng mga, yung mga buto ng mga kinakain natin, mga prutas, pwedeng itanim. O, tingnan nyo, hindi nila namalayan. Nagbubunga na pala. O, diba? Bongga. First time kong makiharvest ng rambutan dito sa Ilagan. Kasi nakiharvest kami ate. Dun sa laman sa mga kamag-anak niya. Pero maliniit naman o, napuno yata. Thank you.